When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. Thank you.
about you. Praise God. The heart of the family, ang puso ng ating pamilya. It is love and respect for our parents. Amen. The family is the cornerstone of a strong and loving society. And at the heart of every family is the bond between children and parents. This bond, grounded in love and respect, is essential for nurturing a supportive and harmonious household. By honoring our parents, we reflect the divine love and respect of God that has been His children. Let us explore how the scriptures guides us in cultivating love and respect within our families. Good evening, brothers and sisters. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome to our Love Block, Be Inspired. This is Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And our theme for tonight, Brother Vic. The heart of the family. Love and respect for our parents. Amen. Alam mo, Sister Emma, iba kasi yung ano eh, yun yung pangarap, yun yung aim, yun yung purpose ng ating Panginoon. It's like the Holy Family. Amen. No? Nabuong-buo, united. Bakit? Kasi merong pag-ibig. Amen. Kaya ang puso kasi nag-represent ng pag-ibig eh. Kaya tinatawag po natin ang ating puntimpo ngayong gabi ay heart of the family. It is love and respect for our parents, my dear brothers and sisters. Amen. So, magdasal po tayo para po pagyamanin natin ito pong ating pag-uusapan at timpo natin ngayong gabi. Sir Ems? Join us, my dear brothers and sisters, in our opening prayer as we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for the gift of family and the guidance of our parents. Help us to honor and respect them in all that we do, reflecting your love and grace in our homes. Grant us the wisdom to appreciate their sacrifices and the strength to follow their teachings. May our actions bring joy to our parents and glory to your name. May be instruments of your love in our families. Thank you, Lord God, for our family, for your goodness, signs and wonders, for giving us this great faith and hope to continue this program of yours, the Love Block, Be Inspired. Amen. Take control of everything, Lord. Fill us with your love, joy, peace, hope, and make us an inspiration for our brothers and sisters, yes, especially for every family. Amen. We surrender ourselves to you. Take care of everything, Lord. May we inspire before we expire. In Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, in the intercession of Mother Mary, amen and amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen and amen. Amen. Babaeng lahat at pinagpala.
man ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Kain mo kami patungo sa Ama, lapit sa iyong anak na si Jesus. O Maria, ikaw ang dakilang ina, kaya't katulad ng pagbati ng mga anghel, Aba, Ginoong Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. It's Be Inspired Again. Sunday. Katulad po ng last Sunday po natin, it's about parenting, parents, no? Ngayon naman po pag-usapan natin pamilya. Kasama na po ang mga bata. Pero bibigyan po natin ng punto ng gusto ang mga magulang, no? Katulad ko, katulad si Sister Emma, ngayon po ay magulang na kami. Actually, nga aming mga anak eh, sabi nila, "We are now parents." No? After nung ating last week episode, sabi nila, "Wow, Papa, sa toho, Mama, buti hindi kayo gumip up sa amin." Wow, ang sarap naman, di ba? Ang sarap naman po sana nung gano'n na marinig mo sa iyong mga anak na talagang ina-appreciate nila yung pong nagagawa ng magulang. Katulad ko po, ang aking ama at ina, ay nako, Diyos ko po. Actually, to tell you honestly, brothers and sisters, ang aking pong ama at ina ay, I would say siguro, masasabi ko po, parang no read, no write. No? Kasi, isang grade 3, isang grade 5. Ano eh, nakakasulat naman si ina. No? Si ama palagang talagang hindi po. Pero marunong sa magkwenta, marunong sa magcompute. No? Kaya po, ang ina niya sa akin, "Anak, turuan mo akong pumirma." So, ang isusulat lang po niya, yung kanyang pangalan. Pero, ang isang nakita ko po, na napakaganda sa, na natutunan ko po sa aking mga magulang, number one, yung pagiging totoo. Pangalawa, yung pagpapasensya. Pangatlo, yung sinasabi ng aking ama na kahit saan ka makarating, huwag kang gagawa ng masama para hindi ka mapahamak. Kasi pag gumawa ka ng masama, mapapahamak ka. Yan ang sabi niya sa akin. Kasi meron pa nga siyang saying noon eh. Hindi ko alam kung meron talagang lugar na ganun. Sabi niya, kahit makarating ka sa Timbuktu, Africa. Sabi ko, meron ba Timbuktu, Africa? Basta honest ka, maayos ang trabaho mo, maayos ang ugali mo, hindi ka mapapahamak. Amen. Ang tatay noon, saka si nanay, Diyos ko po, grabe sakripisyo.
Talaga na po naman, yun yung sinasabing pag matutulog, bibilangin yung anak. Eh kasi po nung araw po kami, pag natulog, tabi-tabi kami lahat eh. Nasa banigyan lahat. Titignan muna bago po sila matulog. Amen. Pagka kakain, pagka hindi po kompleto, hindi talaga kakain. No? Nung araw po kasi, panahon namin noon, panahon namin Sister Emma, eh yung pong ama at ina, o tatay at nanay, mami at daddy, eh talaga po sila nasusunod. Eh ngayon nga, actually, may mga natin nga ako eh, ang magulang sumusunod sa anak eh. No, wag naman po sanang ganon. Kasi napaka hindi magandang pangitain po. Kasi remember this, biblical po lahat. Ang pagmamahal sa ating magulang ay ipararayain, pagbayayabungin ang ating pamumuhay. Di ba, Sister Emma, napakasarap nung ganon. Ano? Of course, hindi po lahat na ano, may mga anak naman po na sobra naman talaga ang mga magulang, hindi maganda ugali. So, but still you have parents. Yes. Amen. May magulang ka, di ba? Yun ang ano. Kaya po ngayon pong gabi po na ito, si-share po namin Sister Emma yung mga ilang punto para po sa atin po na pag-aano natin sa atin po mga magulang. Number one, honoring our parents. Kailangan po i-honor natin ang ating parents, no? Ipagmalaki natin. Merong kasabihan yun eh. Yan, anak yan ni Pilimon. Pag nakita na po ako, anak ni Pilimon yan. Kasi po bakit? Nakikita ng mga tao yung ugali ng tatay ko sa akin. Amen. Eh, meron tayong tinatawag po na like father, like son eh. Di ba? Yun ang isang nakita kong bagay na napakaganda po sa ating pong pamumuhay. Ano sabi sa Exodus 20 verse 12, Sister Ems? In Exodus chapter 20 verse 12 says, "Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you." Honoring our parents is the only commandments, my dear brothers and sisters, but a pathway to a fulfilling and blessed life. Oh wow! No, this respect the posture of peaceful and stable family environment. Yung pag ikaw po ay gumagalang ka, ino-honor mo yung magulang mo, obedient ka, mga brothers and sisters, lalawig ang iyong pamumuhay. Amen. Yun yung napakasarap, di ba, Sister Ems, na pag kamukha mo ang lagi mo naalala ang iyong tatay at nanay. Diba? Yun ang pinakamasarap eh. Yung talagang paggalang, pag-honor natin sa ating mga magulang. Second is, obey our parents. Obedient to our parents. Sister Ems? In Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it we may go well with you and may your enjoy your long life. Yeah, yun ang sinasabi. Lahaba pa raw po ang buhay mo pagka ikaw ay nag-obey sa iyong magulang. Obedience and honor towards our parents come in a promise, with a promise, a well-being and longevity. No, di ba? Ibig sabihin, lahaba pa ang buhay mo. Pwede ba sa sisters? Ano, Brother Vic, ano? I remember yung gano'n, yung hahaba ang buhay mo. Nire-recall ko yung aking great-grandparents at yung aking grandparents. And to my mama also, to my mother. Yung grandparents ko, inabot ko pa sila eh. Namatay sila something like 100-something na. Wow! Yes. And then yung grandparents ko, na parents ng mama mo. Grandparents, parents ng mama ko. Pero parents nila yung grandparents ko, ha? Great-grandparents. Yung grandparents ko, parents niya yung great-grandparents ko. Ang haba rin ng buhay nila, my dear brothers and sisters. Praise God. More than 100 sila. Kaya parang nung high school ako, so naanuhan ko pa, nakilala namin yung mga kamag-anak namin, it's because of them. Na parang sabi nila, kung hindi si inang, kung hindi si amang, parang ganon. So, kung hindi sila nabuhay ng ganong katagal, eh hindi namin makikilala yung ibang kamag-anak namin. Amen. And in return, today, my mom is
88 years old na. Kasi parang natanim din sa isipan niya yun eh, na ganun, respect our parents, ganyan, loving our parents. So, hopefully na ako rin. Umaba din buhay mo. Hindi naman ganun. Pero yung ma-experience ng parents ko na I'm obeying them, I'm loving them, ganun. Na parang at least nakikita rin nung mga anak ko naman, parang ganun, generation to generation, something ganun. So, parang kung maganda yung ginagawa mo. Something ganun. Para transcendent sa mga anak, sa akin. Amen. This reinforced the importance of respect as a foundation for prosperous life. Actually, hindi lang po haba ng buhay, kundi masaganang buhay. Amen. Iyon yung pangako ng scripture, my dear brothers and sisters. Biblical po yun. Amen. Another one is parent wisdom. Yung kaalaman ng magulang po natin na lagi natin pakikinggan. Sabi po sa Proverbs 1 verse 8 and 9, "Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. That they are a garland to grace your head," ating pong ulunan, "and chain adorned to our neck." Para yung kwintas yun, na parang ano natin. Eh yung wisdom ng Panginoon, ng ating mga magulang, galing din po sa ating Panginoon yun eh. Amen. Di ba, Sister Ems? Amen. Iba yung katalinuhan natin. May kasabihan kasi po, papunta ka palang pauwi na ako. Bakit po nasasabi po yun ng magulang? Kasi po, mas may experience po kami mga magulang kaysa sa anak. Natural. Karamihan po na pagdaanan na, karamihan na experience na, o karamihan nakita natin na pagmali yan, i-remind natin ating mga anak. Amen. So yun yung teachings ng ina at ama, no? So ang instruction ng ama, ng ina, kapatid, pag sinusunod po natin, magiging maganda po ang ating buhay. Oh, kaya lang Brother Vic, ano, naobserbahan ko ngayon. Although dumaan din tayo, there was a time also na gano'n na sasabihin nila, kasi old school na kayo, mama. It's because of the technology. Pero in-explain namin sa mga anak namin na yes, it's because of the technology, nagiging old school tayo na mga magulang. Pero andun pa rin talaga yung importansya ng honoring your parents, which is yung nga, biblical kasi yun eh. Amen. Na yun din yung ini-explain ng magulang ko sa akin, or the other way around, ini-explain ko yun sa magulang ko na oo, nakatanim pa rin yung mga sinasabi nyo sa amin, yung mga kaya lang it's because nga of the technology, medyo nagkakaiba lang ng konti, pero andun pa rin yung pinaka-core na instruction ng mga magulang, na mahalin ang mga magulang, obeying our magulang. So sa ating po mga anak, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay siguro wag magalit, pero siguro po matauhan. Amen. No? Hindi ko mo, marami na po tayong kaalaman ngayon. Yung wisdom po ng mga may edad, matatanda po, ay mapakahalaga pa rin. Amen. By listening to them, my dear children, tayo po mga anak, we gain insight, virtues that beautify our lives. Amen. No? 'Di ba? Like a prosperous ornament. Nagiging magandang bulaklak tayo. Amen. Para po sa ating mga paligid natin, sa buhay po natin. Amen. May mawawala ba kung makikinig ako sa nanay ko, sa tatay ko, nanay at tatay ko yun. Amen. Natural, ang nanay at tatay, ayaw ka pong mapahamak. At magbuti parate ang kanilang sinasabi, tinuturo. Kasi walang magulang na gusto mapahamak ang anak. Amen. Kaya nga, ang mga anak, ang mga magulang po, alalang-alala. Kahit nga po tayo may mga pamilya na, may mga asawa na, nag-aalala pa rin eh, magulang eh, di ba? So, yun yung isang bagay po na yung wisdom ng ating mga magulang ay galing po sa ating Panginoon. Amen. Number 4 is pleasing God. Yung natutuwa, napi-please natin ang Diyos. Amen. In Colossians chapter 3 verse 20 says, "Children, obey your parents in everything, for this it pleases the Lord." So meaning, my dear brothers and sisters, we are praising and worshiping God if we please our parents. Di ba? Pag sinusunod natin ang ating mga magulang, we are pleasing God, we are praising God, we are worshiping God, my dear brothers and sisters. Pleasing God is involved showing respect and obedience to our parents. Amen. And this obedience
is a reflection of our commitment to God's will. Kasi yun ang will ng Panginoon, mahalin mo magulang mo eh. Di ba? Eh, kapatid, mga anak, di ba gusto natin sumunod sa ating Panginoon? Eh, paano tayo makakasunod sa ating Panginoon? Eh, magulang natin, di natin masunod. Eh, ang Panginoon, di mo nakikita. Ang nanay at tatay mo, nakikita mo. Di ba? So, yun ang isang bagay po na natandaan po natin bilang anak. Number five is parents' teaching is our guidance. No, yung teachings po ng ating mga magulang, yan po ang magiging gabay po natin. Amen. Amen. In Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 says, "My son, keep your father's command and do not forsake your mother's teaching. Bind them always in your heart. Fasten them around your neck. When you walk, they will guide you. When you sleep, they will watch over you. When you awake, they will speak to you." My dear brothers and sisters, ang mga magulang po, pag may sakit ang anak, hindi makatulog. Amen. Masasabi na magulang na, buti pa ako na lang may sakit. No, ganun eh. Tapos pagka po yung hindi pa tayo dumarating sa bahay, hindi po makatulog ang mga magulang. Alalang-alala. No? Yun yung pagmamahal na idinudulot ng kami mga magulang para po sa ating mga anak. Amen. The teaching of our parents are constant source of guidance and protection, my dear brothers and sisters. Amen. Keeping their wisdom close to our heart and ensure we are pleased, led in the right direction. Ako, Sister Ems, ako sobrang pasalamat ko sa Panginoon kasi nung makilala natin ang Diyos, maliliit pa mga anak natin. Amen. Si Dr. Abayan at saka si John lang ang anak pa natin noon. Amen. So, yung tatlo, kasama yung dalawa na nauna natin, nag-guidance sila because na-renewed kami at the age of 26, may di ba doon sa sisters? Ang mabata pa po ng aming mga anak. Kaya nakita po nila, tapos na naituturo na ibabahagi namin sa aming mga anak. Yung pagdarasal, yung pag-aayos, especially po yung pakikipagkapwa o yung pakikipagtransaksyon, for example, negosyo, business. Lagi ko nire-remind sa kanila na do it in a right way. Do it in a godly way so that hindi ka mapahamak. Hindi na baling hindi ka kumita ng maraming pera. Ang importante lang, honest ka, maayos yung hanap buhay mo. Yun yung sinasabi natin na ang ating mga magulang po, hindi tayo pababayaan. Ang ating mga magulang po, masayang-masaya po sila. May nakita ako, Sir Ems, itong kasi katatapos yung mga graduation, di ba? Yung tatay po is parang magsasaka siya. So, nung gagraduate yung anak, walang sapatos. No? Tapos, parang siya lang doon sa picture yung ganun ang suot niya. Ang smile naman niya, grabe. Tapos, meron naman isang nanay, malayo siya, pero nakuna siya ng picture. Nung sinasabitan na yung anak niya, sobra yung smile niya, as in, sobra. Grabe. Grabe. Kaya nga po, minsan malungkot din po ang mga magulang pagka po ang anak swail. Sorry po for my word. Mabigat kasi sa mga magulang pagka ang mga anak po ay napapariwara. Kaya po nagagalit si nanay, si tatay pagka alam nilang baluktot yung ginagawa po natin. Kasi ayaw na po nilang maranasan natin. Kayong mga bata, kayong mga anak, ayaw na po namin maranasan na mapahama kayo. Kaya kung minsan sinasabi nyo, si nanay naman ang higpit-higpit eh. Minsan naging kasabihan natin, naging joke yun, strict ang parents ko. Mapalad ka, strict ang parents mo, kapatid. Amen. Kung sumusunod siya. Yun na nga, kahit di po sumusunod, mapalad ka at strict ang tatay at nanay mo. Bakit? Kasi ayaw kanya mapahama. Amen. Marami ako nakita, marami kami nakita ng Sister Emma. Batang-bata pa, nabuntis na. Batang-bata pa, naging ama na. Dami kong naanuhan. Bakit? Ay kasi ayaw sumunod sa magulang. Yung paalala ng mga magulang, wala, hindi nila sinusunod. Yun yung isang bagay na napakahalaga. If we listen to and obey our parents, I tell you, brothers and sisters, hindi ka mapapahama. Amen. As we reflect on every words of God that we have mentioned to you, brothers and sisters, let us remember that love and respect for our parents are integral
to the health and happiness of the family. Amen. Napakasaya ng pamilya pagka po mga anak at magulang ay may magandang rapport, di ba? By embracing the values, no, we not only strengthen our family bonds but also align ourselves in God's divine plan for our lives. Amen. Kaya nga isang bagay po ay ang sarap ng i-share itong ganito na para sa mga magulang. Of course, kami po mga magulang, hindi perfecto. Marami rin po kaming mali. Kaya nga po, humingi rin po kami ng sorry kung nakakagawa kami ng mali sa aming mga anak. Diba, this is it. Sana po, mga magulang po, nakikinig po ngayon, hindi masamang bumaba kung mali po tayo. Hindi masamang mag-say ng sorry sa ating mga anak kung mali po tayo talaga. Tatanggapin po nila yan. And we will be having a harmonious life in our family. So let us pray, brothers and sisters. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ang pagpalang Ama, nagpapasalamat po kami sa mga regalo mo sa amin bilang isang pamilya. Yung gabay mo po sa amin bilang magulang, Lord. Samahan mo po kami at tulungan mo po kami na lagi namin i-honor, i-respeto ang aming mga magulang. Na maging reflection kami ng love, ng grace sa aming pong tahanan. Grant us the wisdom to appreciate the sacrifice and sacrifice po ng aming mga magulang and strength to follow their teachings. May our action bring joy to our parents and glory to your name. Yes. In Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Let the wind
So inspiring, my brothers and sisters. Bago ko makalimutan, Sister Ems, mga anak, ang mga magulang po ay pag tumatanda na naghahanap po sa inyo. Totoo po yan. Malalayo, alam niyo po, naranasan na namin mag-asawa yon. Yung sabi niya, sabi ka sa anak mo, yan na po, napaka-blessed po natin sa panahon ngayon. Meron na po tayong internet na sana po, kung magagawa nyo po, hindi maglilipas ang linggo na sana natatawagan si nanay, si tatay. No? Yun ang isang napaka-ano, marinig lang ang boses, makikita lang kayo. Nung isang araw nga po, na-meet namin ang aming mga apo, wow, grabe, aming mga anak. Nakakatuwa, grabe. Kaya po yun ang paalala sa atin. Sana po huwag tayo nakakalimot sa ating mga magulang. No? Hindi po pera. Pag-ibig po ang hinahanap ng iyong mga magulang. Amen. Marami po salamat sa nakinig, nag-join. Nawa po, nakapagbahagi kami ni Sister Emma ng kapupulutan po natin ng konting aral na sa amin pong karanasan bilang isang magulang. Nawa po, nakapag-share kami ng napakaganda galing sa Panginoon. The Love Block Be Inspired would like to thank God for our brothers and sisters, for you, ikaw po na lagi sumusunod. Joining us tonight, sa aming mga supporters, mga donors, benefactors, salamat po, marami po salamat. Salamat po sa inyong pagtulong din, monetary prayers. Lagi po namin ipinagdadasal na nawa po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen. Para po doon sa mga gusto pa pong tumulong, kasi malapit na po yung eskwela, although bakasyon pa, nag-iipon po tayo sa Be Inspired para po pang eskwela ng ating mga kabataan doon po sa probinsya na walang-wala po. Amen. So gusto nyo po mag-donate, meron po tayong GCash na kanya naka-plus po sa atin. 0993-415-1307 under Victor Cabral. We hope and we pray that we have inspired you. Sorry po kung may nasabi kami mali. Baka po hindi kami nangiti. Next time po, pagbubutihin po namin. Lagi po namin tinatandaan, Sister Emma, we will inspire before we expire. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Amen. Pray the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are, of what we say and do. It made us something new. Be inspired, be an inspiration to be His guide for those who lost the way. To be His hope when everything seems over. Share His love and let them know He lives. Be inspired. To be His guide.